Magandang umaga mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan ukol sa usaping sports dito sa BizTalk. Maswerte tayong umaga dahil makakasama natin ang isang member ng Mapua Cardinals sa NCAA Men's Basketball Game. Nagkapapanalo lamang over San Beda Lions. Kilalanin natin si Warren Bonifacio. Magandang umaga sa iyo, Warren, at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ang araw mo today? Hello po, magandang umaga mga kapuso. Ang mga pala si Warren Bonifacio, ang team captain ng Mapua Cardinals. Una sa lahat, congratulations sa inyong team for winning the match over San Beda Lions sa NCAA. Ano ang masasabi mo sa inyong team at mga supporters? Unang-una, siyempre, proud na proud ako sa team namin. Talagang binigay na lahat, especially mga teammates ko, mga coaches. Sobrang binigay lahat ng best para ipanalo yung laro. And sa mga supporters, maraming salamat sa pagsuporta sa mga nanood ng live and yung nanood sa mga TV and sa mga live stream sa social media sa GMA. Maraming salamat dahil sinuportahan nyo kami hanggang dito. Nabatid namin na yung pagkapanalo ninyo ngayon ay dinidikit ninyo sa inyong former athletic director na si Amang Lopez. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung gaano siya ka-special sa inyong grupo? Laging nanonood si Amang Lopez sa amin sa mga games namin. Lagi siyang sumusuporta, lagi siyang nagbibigay ng advice. Lagi niya kaming tinuturuan kung paano mag-compose, maging focus sa laro. Kaya sobrang napamahal na sa amin si Amang Lopez. Kaya itong nakuha namin panalo, ticket papuntang finals, dinededicate talaga namin para sa kanya ito. Nakuha rin, alam kong super proud talaga yung family mo at colleagues sa pagkapanalo ninyo. Paano ba kayo naghahanda sa ganitong mga competition? Nag-start na kami mag-individual practice, like nag-zoom training kami. Para if ever na dumating na yung bubble training namin, ready na kami sa team training. Medyo nasa condition na rin kami at konting adjustment na lang sa system na lang pinasok ng mga coaches. Kaya naging maayos yung takbo ng team talaga namin. Very proactive talaga kayo sa mga decision ninyo to win the match. But ano ang nakikita ninyong great challenge to improve the team's performance? Siguro kailangan pa namin improve is yung decision making namin. Naging lesson sa amin yung pagkatalo namin sa game 1 sa San Beda. Maling decision making na gawa sa endgame. Lalo na sa finals, bawal nang magkamali. Possession by possession, kinakount lahat yun. Kaya kailangan mas lalong mag-step up yung decision making namin sa finals. Ang galing ng inyong teamwork, paano ninyo ina-adjust ang sarili to fit the team's goal? Talagang solid yung samahan na nadala namin sa court to. Talagang nakilala namin yung isa't isa, mga teammates ko, saan malakas, saan mahina, saan pumupunta, ano yung mga strength niya. Talagang nalaman na namin lahat yun. So yun, dumadating yung teamwork namin, pasahan ng bola, talagang tiwala kami sa isa't isa. Talagang baon namin yung teamwork. Doon kami malakas. Nalalapit na rin ang finals. Pwede bang makahingi ng mensahe over your rival, Letran? Masabi ko lang, good luck sa both teams. May the best team win na lang. Yun na lang po. As your team earned better points sa bawat game match, ay mas lalong ginaganahan ng ating mga kapuso to cheer and support your team. Anong masasabi ninyo sa mga kapusong kahit nanonood lang sa TV na papasigaw sa tuwa as you score in the game? Thank you so much sa lahat ng nanonood, lalo na yung mga nanonood sa TV, sa live stream. Maraming salamat sa pagsuporta at saka yung pagpatuloy na pagsama sa amin sa dasal. Ayan yung mga darating na laban namin ngayon, championship. Sana patuloy nyo kami suportahan. Kakayanin natin tong finals na to, sama-sama tayo dito at magiging masaya tayo sa dulo. Aabangan namin ang inyong match with Letran sa finals. Mabuhay po kayong mga basketbolista. Maraming salamat, Warren. Keep safe po palagi. Kini ang At Home with GMA Regional TV.